Okay, yung, 10,000. Kumbaga yung unang mga halaman nyo po dito, yung mga orchids ninyo, you get from online. Yes. Okay, and then? And then, hanggang sa dumami, nag 30,000 ng 50 na. Ako, hindi na pwede to. Kailangan mag-business na ako. Nayari ako sa daddy niya. Hana akong cholesterol buhat nung ako'y nag-farm. Uy, maganda pala yun ah. Eh, may mamatatas na cholesterol. Mag-farm na raw kayo, sabi ni mami. Kayo, mag-tanim kayo ng orchids, ng plants. Ayan, ayan. Good health yan. Ayun, sino naman po yung mga parokyano ninyo na bumibili? Worldwide. Worldwide? Oo, worldwide na. OFW, lahat dito sa Philippines. Tanong, how much po yung pinakamalaking napagbebentahan po ninyo pag during the pandemic, yung kumbaga yung kalakasan? Sabi noon, tapos after noon, posting, hindi ko alam sa magbibenta, isa-isang box lang, tapos note kami ng sine. And then after that, hindi ko alam, magbo-boom, mag-order, isang box, dalawang box, naging lima. After noon, business na pala. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo for today's video? Nandito tayo ngayon sa Barangay San Francisco, sa bayan po ng San Antonio, sa lalawigan po ng Nueva Ecija, na kung saan ating bibisitahin ang isang napakagandang orchids farm. At the same time, kikilalanin po natin yung may-ari dito at aalamin po natin yung mga presyo at iba't ibang klase ng orchids na matatagpuan dito sa kanilang farm. Let's go! Wow, ganda oh! Hi! Hello po, ma'am! Kamusta po? Hello! Mabuti naman! Kamusta good po? Morning! Good morning po! Kamusta po kayo? Ito, mabuti! Nakilala ko rin ang sikat na vlogger! Diyos ko! Salamat po! Ayan! Ma'am, bago po ang lahat, ma'am, siguro pakilala lang po muna tayo sa ating mga viewers. Hello! Good morning! I'm Marites Ukul from dito po kami sa San Antonio, Nueva Ecija, Hacienda Pantok. Ayan! PME! Ayun. Nice, no? Talagang very active si Mami, ano? Marites, no? Parang yes. Sikat na sikat yung pangalan mo, Mami. Ay, grabe. Sikat. Worldwide. Yes. Kita po namin dito, no, Mami? Ang dami niyo pong mga klase ng orchids. Alamin lang po natin, no? Paano ba'y nagsimula itong farm po ninyo? Hobby lang. Hobby noon. Tapos, after noon, posting, hindi ko alam sa magbibenta, isa-isang box lang, tapos note kami ng sine. And then after that, hindi ko alam, magbo-boom, mag-order, isang box, dalawang box, naging lima. After nun, business na pala. Ayun. So basically, kailan po na-establish? 2017, and after that, before COVID, ayun, dito ako nagsimula sa garden. Parang garden setup lang noon? Yes. Parang sa inyo lang, kumbaga, pang relaxation nyo lang po? Oo. Nag-order lang sa online, 10,000. Sumunod, 20,000. Hindi alam ng garden. Ano 10,000 na pieces? O pesos. Pesos. Puhunan ko nun mga namamatay kasi yung aking alaga nun eh. Mm-mm. So, nagpapalay kami nun, namamatay lang. Mm-mm. So, sabi ko, sila ng daddy niya nagpapalay. Sabi ko, mag-garden nga ako kasi season na lang palay eh, di ba? Yes po. So, nung hindi na season, nag-garden ako. Doon nga ako nag-start. So, online lang ako nag-order before. Okay, kumbaga yung unang mga halaman nyo po dito, yung mga orchids ninyo, you get from online. Yes. Okay, and then? And then, hanggang sa dumami, nag 30,000 ng 50 na. Ako, hindi na pwede to. Kailangan mag-business na ako. Nayari ako sa daddy niya. Ayan. So, yun, naparami po ninyo yung mga orchids ni ninyo. Then, 2017, or yes. Kailan kayo unang nagbenta? Noon din, posting-posting. After that, yung binili ko na yon, kailangan kasi maibalik ko yung money. Puhunan. Yung puhunan. So, kailangan mag-posting, ganyan. Tinry ko lang. Tinuruan ako ng mga anak ko mag-posting. Siyempre, hindi naman tayo sanay na mag-ganyan-ganyan. Ano? So, tinuruan nila ako isa-isa. Ayan, kasi natuto ko ngayon, before COVID, ayan, posting, and then, ng COVID time, ayun, hindi ko alam, mabili na pala noon. Okay, so dahil kung natatandaan po natin ng mga ka-video, nung panahon ng COVID, lumabas at dumami yung mga plantito at plantita. Yes, hindi ko in-expect yun.
Kasi ano eh, walang magawa yung tao noon eh, during the time eh. Mm-mm. Kumbaga ang pinagkakabalan, just to express at the same time na mabawasan yung anxiety nila, yung depression nila during that time, eh nagtatanim-tanim na yung mga tao. So doon po nag-boom yung business po ninyo. Doon tayo medyo, yun na nga, naging mabili. Hindi ko nga namalayan yung COVID pala eh. Order ako ng order nung ano na yon, nung time na yon. After nung ano natin, 2 months na yon, pa-ship naman ako ng pa-ship. Ayun, sino naman po yung mga parokyano ninyo na bumibili? Worldwide. Worldwide na. OFW, lahat dito sa Philippines. Mm-mm. Kaya lang hindi tayo nag-a-ship ng outside the Philippines. Ah, okay. So here, so OFW yan, yung mga nag-order na may bahay sila dito, may garden. Yes. Okay, so syempre dahil pumunta na sila dito sa Pilipinas, gusto nila yung mga bahay nila maganda. Tsaka maraming reseller nun. Lahat naghalos gusto magtinda, lahat halos gusto maghalaman. So marami talaga nun. Kaya very busy kami nun time na yun. Ang tanong, how much po yung pinakamalaking napagbebentahan po ninyo? During the pandemic, yung kumbaga yung kalakasan. Hindi ko na Kasi pa-ship na lang kami ng pa-ship na. 3 times a week nagpapa-ship kami. Mostly 20 to 30 boxes a day. 3 times a week, so 90. Ganun. So meaning talagang medyo malaki ang value. Noon. Ngayon, smooth. Regular lang. Kasi tapos na yung COVID eh. Yes. So, pero ongoing pa rin naman. Yes, may mga bumibili pa rin. Ang business naman kasi is tiyagaan eh. Pagka kasi, yung katulad ng nag-COVID, maraming naghinto. Ako hindi ganun ako sa business. Diretso lang. Okay. Ma'am, bago po kayo napasok dito, ano po ba yung pinagkakabalaan ninyo or ano po ba yung ginagawa nyo before? Kami ay marami. Before, nagpapalay kami. Bigas, okay, rice farming. Miller kami nila Charlie sa Bukawi. And then, may tindahan ako dyan before. Malaki din, groceries, baboy, ayan. So talagang nasa line of business po kayo? Yes, yes. Yan yung mga pinag-aral namin. Kami ang pioneer ng Pilmico. Pioneer kami dito yun. Yes, ito ang demo area ng Pilmico. Okay, dahil po sa mga binibenta po ninyo, mga nasa parang integrated farm, no? Oo, ngayon LSA na tayo in agritourism. Ano pong ibig sabihin ng LSA? Learning site for agriculture. Baka ako mamali, sir. Ma'am, tinatanong ng ating mga kabidyo, ang ganda po ng mga orchids natin dito. Pwede ba natin malaman kung ano yung may pinakamura at yung pinakamahal na binibenta yung orchids at ano yung mga iba't ibang klaseng orchids meron po kayo? Saan po tayo magsisimula, ma'am? We have lots of orchids. Teka nga, nag-i-import din tayo. Yes. Hindi naman kalakihan ng import natin. Yes. Yun lang kaya nating ibenta. Hindi naman tayo yung kamukha ng ibang malalaking mag-import. Yes. So yun lang dito para sa farm and then konting reseller. Ganun lang tayo sa pag-i-import. Okay. Saan po yung ano nyo, ma'am? Ang pinakamababa natin is... Ito. Siyempre, may seedling. Kaya lang mostly itong mabili. May bulaklak dendrobium. Anong tawag po dyan, ma'am? Dendrobium. Ayan. Dendrobium. 175 lang isa. Ayan, oh, grabe. 175. Class A yan. Okay, so ito po ma'am is ilang months na po ito o may taon na po ba ito? Or? 1 year siya bago magbulaklak, 6 to 8 months. Ayan, blooming size and then pag 1 year na, ganito na siya. Okay, napakaganda. Ayan, kikis. Ayan, meron tayong kikis, sir. Ayan. Dendro kikis. Ayan, marami to. Ayan, yan din po, magkano naman ang presyo po nito? Ay, ito, mura lang to. 10 plus 2. Oh, di ba? 10 pesos? Hindi. O, paano ba? 500. So, 10 pieces, 500. 500. May free kang dalawa. Yes, sir. O, di ba? Social. At saglit. Para maliwanag po sa mga ano natin. Ang isang piraso po nito, pag binibenta ninyo? 50 pesos. Okay. Pag 10 yung orderan mo, 500 pesos, may libre kang? Dalawa. May kambal pa, o. Eh, yan din po ba ito? O ibang... Yan din yan. Kaya ito yung supling. Pag namulaklak po ito, ano po yung magiging bulaklak niya? Assorted na. Ganito din. Okay. King Dragon. Ayan, mga ganyan. May iba-iba silang variety. Okay. So, ito po, no? Kung makikita po ninyo, this is cost 175 pesos daw, no? Though may bulaklak na. Ang benta talaga ng mga reseller, sir, niyan, 250 to 350 pag nag-shipping sila. Ako, okay. Komo ako ang may-ari. Supplier. Supplier.
75 lang ang bigay ko. Yun, murang-mura, no? Napakaganda po. Pati paso na. Yeah, pag-reseller mas mababa, kaya lang may minimum order. Okay, ito naman po, same lang din po ang presyo. Yes, all of it. Maganda po yung mga... King Dragon, ito yung King Dragon. May iba't ibang ano din pala, no? Iba. Mm-hmm. Ibig sabihin yung King Dragon, ayun yung variety na mahal na konti lang. Hanggang lumalak, nagbubuka sila hanggang naglalanta. Nag-iiba sila ng kulay. Lumalaki talaga yung flower nila. Ayun yung bukang-buka niya. Yun, wow. Meron pang ibang klase ng King Dragon. Okay. Ayan. Bayo kayo dito. Welcome. After that, ma'am, ano po yung susunod na... Kumbaga yung mataas na presyo po ng orchids po nila. Hindi naman masyadong mataas kasi ano tayo, wholesaler. Okay. Yes, ano po to? Ito, Van Dastrop. Ayan, butterfly, sabi niya. Yeah. Ayan, how much is this naman po, ma'am? Ang benta natin ito, $750. Meron pa po ba ito? Ayan, marami pa tayo. Tara, parang diba? Dito. Tingnan natin, no? Ito, parang ito po ba yan? Oo. Oh, okay. Yan, no? Ayan, ang ganda. So, again, how much po ito? $750. Uy, $750, no? Medyo mas pricey na ng konti. Parang, ma'am, ano? Mura na, sir. Paano bang basis natin ang pagpipresyuhan? Ikaw na maglalagay ng presyo. Kasi sa orchids kasi, sasabihin mo lang, puhunan mo halimbawa, ganito. Mm-mm. Ikaw na magmamark ng presyo. Okay. You can demand the price. Kaya lang, siyempre, alam mo din yung market value natin. Ako, pinakanaraba na. Okay. Kasi malaki to eh. Mababa na to. So, pero dito $750. Yung iba naman, nagsay $650, yung mas maliit dito. Kaya lang, hindi ganito ang mga size. Okay. Maliit dito. So, depende po sa sizing din? Yes. May $850, katulad niyan, may mga spike malalaki. Parang ganito, ma'am. Ito naman mga ayan, presyo. Pwede na $650 to. Okay. Pero madalang kasi maliliit na ganyan, halos malalaki. Mga jumbo size kasi yung mga tinda ko, ayoko na maliit eh. Nice. Okay. So ito, $750 na, no? From kailangan one... kasi binibenta natin sa customer yung class A, magaganda. Kasi pinipintasan nila pagka hindi maganda ibibigay mo. Tsaka ano din kasi, it adds beauty, no? Sa isang bahay. Once na nakikita nila na marami kang halaman, maraming bulaklak. Mm. At in our, ano naman, sa sarili natin, it's so relaxing, di ba? Yeah. Nakaka-relax. Stress reliever. Nakakatulong din po ba sa inyo, ma'am? Pero pansin ko nga, masayahin si ma'am eh. Yes! So, kaya kailangan nyo ng ano, magtanim ng magtanim. Yes. Bumili. Wala na akong kolesterol buhat nung ako'y nag-farm. Uy, maganda pala yun ah! may mamatatas na kolesterol. Mag-farm na raw kayo, sabi ni Mami. Magtanim kayo ng orchids, ng plants. Ayan. Ayan. Good health yan. Nalaman natin, from the $175, ngayon $750. Ano po yung next, din yan eh. Next na presyo natin na medyo pricey na siya, ma'am? Na, I mean, medyo may kamahalan. $850 na yan. Ayun anak, yung malaki na yun, yung jumbo. Nasaan $850 po? Lang. Ayun anak, yung mataas. Okay. Palanopsis. Tara, ma'am. Mayroon po ba kayo? Asan po ba? Ito, malaki. Ala tayo. Ala tayong palanopsis ngayon eh. Ay, ito po. Ayan, jumbo na size na yan. Malaki na yan. Oh. Ayan, malaki na. Wow. Oh. Halos kalahati ko na. $850 lang to. 850. Pero pag sa iba to, mga 1.5 na pag bumuka, nag-open. Okay. Mura lang talaga. Ito po, ma'am, may isang more than 1 year na rin po ito? Ano na to? Kasi yung seedling niya, it almost 2 to 3 years bago mamulaklak, ganyan lang kaliit. So, ilang taon na to? Sabi nila, pag nag-start ka ng seedling, may apo ka na bago mo mapalaki ng ganito yun. So, matagal na rin po ito, ilang years na rin po ito? Opo. Mga 3-6, mga 8 years. Mm-mm. Ang kagandahan lang dito ng mga kabidyo, no? Kung may orchids ka, may mga tanim ka dito. Though, tawag nun, it adds beauty to your home, no? Lalo kung nasa backyard mo lang or nasa bakuran mo lang itong mga tinitinda mong mga halaman. So, pag may bumili, adi, kailangan i-dispose, di ba? Lahat ng tao dinidispose natin. For disposal po lahat. Yes. Ano naman po yan, ma'am? Palanopsis to, mga blooming size. Ayan. Palinopsis. Ayan, may fungicide kasi dahon niya. May mga ID yan. Ito, queen. Okay. Ano to? Queen bee? Ano to? Queen bee. Queen bee. Ayan. How much is this naman, ma'am? Ang benta ko lang nito.